back dito sa ating channel. Sa araw na ito, papakita namin sa inyo ang isang uri ng well test na ginagawa sa mga training school, katulad sa Testa, o kaya sa mga company kapag mag-apply kayo ng trabaho. So, dadang kayo sa mga trade test. And sometimes, kung ang papasukan nyo is structural, okay, so plate or plate welding test ang pagdadaanan nyo. It's either 2G, 3G, or 4G. Okay? Yan yung mga kalimitan pinapagawa. Pag mga simpleng structural requirements, so it might be 2G or horizontal, okay? And 3G. Pero pag mga high-rise o mga malibigat ng requirements, dadaan kayo ng mga 3G and 4G overhead. Okay? Yung 2G is yung horizontal, yung 3G, yung vertical, and 4G, yung overhead. So ngayon, papakita lang natin sa inyo is yung 3G. Okay? Pag sinabi 3G, ito yung vertical up, okay, na big groove. Okay? Groove well. Okay? So, ibig sabihin yan, yung plate na ipapawelding sa inyo, ito sa inyo, is ganito. Okay? So, meron niyang angle sa dugtungan. Okay? Kasi ito yung tinatawag natin na butt weld. Okay? Square groove. So, wala siyang angle. No? Straight cut, then we-weldingin mo yan into the one side and two sides. Okay? So, sa common structural welding test, mayroon niyang groove. Okay? Then, it is called butt weld open root. Okay? Open root, it means may gap. Okay, so may gap yan, sometimes is 2.5 mm and sometimes is 3.2. Yan yung standard na root gap. Okay, so sa ibang bansa, bibihira yung open root pagdating sa ASME structural welding test. Minsan ginagamitan nila ito ng backing plate. So may backing plate, so mas madali yun. Okay, kasi hindi mo kailangan, hindi ka mag-worry or hindi ka mahihirapan sa roof pass kasi may backing eh. Okay, ang dito sa atin ang kalimitan naman, isa sa pinakamahirap is yung open roof, okay, which is walang backing. Mag-roof pass ka, tagusan yan, kailangan maganda yung roof pass mo sa kabila. Okay, dito sa kabila walang problema, kahit magumbuk-umbuk yan, later on, gagrinder natin, lilinisin natin yan, then i-hot pass natin, filling cap, okay? So, ang importante, kung nandito sa likod, kasi hindi naman yan pwedeng i-back weld. Dahil kung ang WPS mo is walang back weld or back grind, hindi ka pwede mag, kung hindi maganda yung roof pass mo, hindi ka pwedeng magano, hindi ka pwedeng mag-back, hindi mo pwedeng i-grind or i-gouge, okay? Then, i-back weld, okay? So, a bit of practice is open root, okay, meron kang root pass, cut pass, peel, and cap. Okay, sa root pass, ang gagamitin natin is 6-11, and sa hot pass is 7-18, peel and cap, 7-18. Okay, ang gagamitin natin electrode, naisip ako lang kasi mag-practice ngayon, okay, dahil pinahirap tayo ng isang instructor natin na Lincoln electrode, okay? So 7-18 Lincoln electrode, okay? 3.2 mm, okay? So ito ang pinaka the best na gamitin pagdating sa peeling cap, okay? Kasi kung ang root pass mo is 6-10 or 6-11, then you might require to use common is 7-18, 3.2 or 2.5. Amen. Okay. So ngayon, papakita natin sa inyo paano i-prepare ito. Okay? Itatak natin siya. Ang gap natin is 3.2. Landing natin. Okay? Yung tatang dyan, yung angle ng ano mo, ng bevel mo is 30 to 37.5 degrees, okay? Depende dun sa WPS na ibibigay sa inyo, okay?
So, commonly used ang ginagamit natin lalo na sa mga estudyante sa TESDA. Okay, pag nag ito hindi yung ano, pa-practicein yung weldingin sa NC1. Okay? Sa NC2 is yung pipe. Okay, sa NC1 ay ito ang pa-practicein niyo, puro plate. Okay? 1G, 2G, 3G, 4G, then 1F, 2F. Okay? So sa mga pilot weld, ganito na ginagawa daw. Okay? Then ito ang welding mo. Okay? 1F, 2F, 2F, then 3F, then 4F. Okay? So flat, horizontal, vertical, and overhead. Okay? So butt welding, okay? 1G, 2G, 3G, and 4G. Okay? Kasi groove. Yung F is fillet weld, yung sa mga corner, mga ganito. Okay? Yung G is yan yung mga groove weld. Okay? Kaya pagdating sa ganito, sa pipe, ganun din. Kasi yung pipe, may meron ka rin groove na katulad nito. Pagdudugtungin mo yung pipe. So, practicing from NC1 is groove weld. Then, pagdating mo sa pipe, ganun din yung dugtuhan. Naka B-cut din yung groove niya. And ganun din yung requirements. Gap is 2.5 or 3.2. And landing is 2.5 or 3.2, depende sa WPS. Okay? Then, you might use the code ASME. Okay? And then, you're gonna weld your roof pass uphill. Okay? Or from 6 to 3, 6 to 9, and 9 to 12. Kung api naman, is downhill. Okay? 10 to 9, 12 to 9, and 9 to 6. Okay, salitan. Pababa. Okay, so, depende sa code na ginagamit ng school nyo, or ng company, or ng trade school, or ng mga, ng WPS na ibibigay sa inyo, kung API is downhill, kung ASME is vertical up. Okay, so, pakita natin sa inyo yung preparation niya. So, sa preparation, kailangan yung tanggalin yung itong mitin na to, okay? Yan yung tinatawag natin na mill scale, okay? So, kailangan mong grinderin yan. Kung naibigay na sa inyo na may groove, may ano na, may bevel na, okay? Then you have to check yung landing. Depende sa WPS na bibigay sa inyo. Kung ang landing ng WPS is 2.5, you have to check kung 2.5 na ito. Para malaman nyo, okay, halimbawa may 2.5 kayo na electrode. So, itapat nyo lang yan dito. Okay? Then, if it's same thickness, meant is 2.5. Kung 1.8 na, kung 1.8 naman, or 3.2, okay, tatapat nyo lang din dyan. Kung ang WPS na binigay sa inyo is 3.2 mm, then nakita nyo yung binigay sa inyong plate, okay, ang landing niya, kung may landing na, is 2.5. So, you have to grind it. Okay. And sometimes, there is no requirements. Kung may, kung 2.5 yan, then, hindi mo na kailangan, tapos ang gap mo is 3.2, hindi mo na kailangan i-grind yung landing mo para habulin yung 1.8. Ang gabi mo na lang is tight yung gap, 2.5 mo rin yung gap, then taasan mo yung, kung ang gagamitin mong electrode is 1.8, taasan mo na lang yung amperahe para mas masunog mo at makuha mo yung gap na kinakailangan kasi may mga gap yun. So, during the practice, try to follow the WPS. Okay? So, ngayon, nakatawa lang natin na first time kumakagamit ng Nikon Electric. So, ilang kasang gagamitin natin ngayon. Then, papakita natin sa inyo paano ito. So, okay. Patak natin yan. Ang gagawin nyo, yung pang spacer nyo is yung 3.2. Kung ang spacer nyo, ang gap nyo is 3.2, depende sa WPS. Kung 2.5, gagamitin nyo naman na spacer is yung electrode na 2.5 or 2.4. Balatan nyo yan, tanggalin nyo yung flux, then nabalatan nyo ng ganito. So, yun yung pang lalagay nyo sa pagitan. Okay? So, pakita natin sa inyo, tatak natin to, then setup natin dito, then we'll going to weld it, okay, 3D position, okay? Okay guys, pag prepare nung thread test plate nyo, or your practice plate nyo, okay? So,
sa ibang requirements, kung yung binigay sa inyong instruction ng engineer or ng wedding inspector is medyo ng pagganito, no? Okay? Pati haya, wala namang problema yon. Kaya nga lang, pag ganitong estilo kasi ng pag-prepare ng display, hindi mo ma-check yung ilalim, yung tinatawag natin high and low, okay, yung alignment niya. So ang personal na preferences ko diyan, pag ako ang nagte-test, is pinapataob ko siya pag ganito, okay, patalikod. So sa ganitong diskarte, may mga test naman na is up to you kung paano i-prepare yung, kasi kung nag-aaral naman kayo, so pag-aralan yan. So sa ganitong diskarte, okay, makakapamo rito yung high and low na tinatawag. Yung mataas, kung yung kabila medyo mataas, or yung kabila medyo mababa. Kasi kung ito, halimbawa itong plate na to, magkaiba siya ng series ng plate, hindi siya sabay na ginawa, okay, yung bakal, malamang may mga discrepancies kasi sa thickness yan. So ito kasi ang thickness nito is 12 mm, so minsan may mga hindi pantay or hindi tama yung thickness, may 11.5 mm. So pag nakatihaya siya doon naman, tapos hindi pantay yung pinagpapatungan mo, so hindi mo makukuha basta-basta yung high and low. So pag nakataob na katulad ito, makakapamo rito mismo sa likod, okay, bago mo itak yung high and low. So sa tacking, ako mas prefer ko pag nagtak, okay, na nakataob talaga katulad nito, okay. So yung spacer natin is 3.2, for example yung WP na binigay sa atin instruction is 3.2 yung gap. So ang gagamitan natin yung spacer is 3.2 yung electrode. So tatanggalin natin yung flux, balutin natin ganito. So yan ang pinaka spacer natin, okay. Then itatak natin yan dito saka dito, okay. So, so kapag natak niya na, okay, pag natak niya na, pwede niyang i-grind para ma-flat yan, then pwede niya uling itak doon sa kabila. So just make sure na yung gap niya is 3.2 pa rin, okay, katulad nito. Then kung medyo sumikip, pwede niyong i-grind nung manipis na grinding disc, okay. So check natin sa kabila, okay naman. Then, pwede na natin siyang itap dito. Grind. So, gagrind natin ito. Panilipisin natin. Para proper siya. Okay? Pag nag-root pass tayo mamaya, matutunaw natin yan. Or, hindi man matunaw, pero mag-dibden tayo din mamaya. Okay?
minsan pag yung ganito yan, nakita nyo na, nag-grind nyo yung likod dito, okay, medyo flat na siya, malinis, okay. Pag napansin yung halimbawa medyo feeling nyo maniit lang yung tack nyo rito, pwede siyang itack dito sa gilid na to, okay, saan dito, okay. Pwede nyo siyang patayuin ng ganyan, then padaanan nyo ng tack dito para medyo magkaroon siya ng katawan, para mamaya kapag nag-root pass kayo, hindi ito mag-swing. Okay? So, hindi sumikip yung root gap nyo. Kasi habang nag-welding kayo mamaya, pasikip ng pasikip yan. Okay? So, ang discard yan is, yung iba naman, naglalagay dito ng bracing. Okay? So, ito, mas personal preferences ko is, hindi ako naglalagay ng bracing. Okay? Yung iba kasi, kaya katulad sa Testa, sa mga school, nire-require na maglagay ng bracing dito. Lalo kung ang pinagamit sa inyong plate is katulad nito, okay, yung flat bar na 12mm or otherwise yung malaking solid plate, okay, ito kasi flat bar, so may tendency itong distort habang nag-welding ka, pumapasok siya, okay, natutupi, nagbabanana type. So ang gagawin ko is dadagdagan ko ng kunti dito ng bead, okay, lalagyan natin ng katawan para tumibay yung pinagtaka natin. Okay, saka dito. Okay, here we go. Sa pagpiprepare ng test plate nyo, okay, huwag nyo mamadaliin. Kailangan nakaprepare ng maayos yung test plate nyo para hindi kayo magkamali bandang huli, okay, hindi kayo mahirapan. Then, dito, kung medyo makapal dito, okay, so, ipipeder natin yan. Parang peder natin yan, gagamitin natin siya ng 6mm na grinding disc, okay. So, nakikita nyo ito, na-feather natin yan dito, okay. Not much, huwag nyo masyadong gagrind, okay. So, yung likod, pwede na natin i-lead ng ganyan yan, okay. Or, pwede nyo pa rin i-grind ulit, okay. Kasi kung magte-test naman kayo, ito naman yung kukunin niya, okay. So, tatak natin yan dito, then we-welding na natin, okay. Welcome back. Okay guys, ngayon na... Nabarta na natin yung plate, natak na natin dito for 3G position, okay, vertical up. Okay, ang gagamitan natin as 6011 9 electrode, then mamaya for the hot pass filling cap, okay, gagamitin natin is yung Lincoln electrode, okay, 7018 3.2mm, okay, yung thickness niya. So, sa root pass, okay, I have gagamitin natin yung welding machine is Powerhouse Turbo Max 500. Okay, set natin yung amperage niya, okay, yung heat input niya for 115. Bakit kung naka-direct power supply ako, pwede ko siyang i-dial lang ng mas mababa, mga 85 ampere. Eh dahil nasa residential tayo, yung lagi kong sinasabi yan, yung power supply natin is marami na tayong kahati, okay, so hindi ito direct supply, so marami ng appliances na kagaw yung welding machine natin, so may drop voltage na lalo na sa second floor pa yung
pinaka meter base natin. So ngayon, mag-a-add lang ako ng from 80 or 15 amperes, 20 amperes, something like that. Tatry ko kung kaya ng 115 kapag otherwise, kapag malamig. So magsusubok muna ako dito. Pag nagtetest din kayo o nagpa-practice kayo ng katulad dito, huwag nyong isasagad agad yung pag-welding sa taas. Welding lang kayo ng 1 inch, 2 inch, then tingnan nyo sa likod kung maganda yung penetration nyo sa likod. Okay, kung hindi maganda, medyo malamig, okay, so magdagdag kayo ng amperahe, then i-grind nyo muna ulit bago nyo uli patakbuhan ng roof pass. So ganun yung diskarte sa pagpa-practice, okay. Then kapag sanay na kayo, hindi nyo nagawin yun, okay. So kasi kahit naman katulad ko, hindi naman araw-araw yung ganito yung ginagawa natin, okay. More on fabrication tayo, so not required naman yung meron tayong katulad nito. So every time, katulad ko, nagtuturo ako sa mga estudyante, so pinapractice ko rin yung sarili ko para yung tinuturo natin, kaya rin natin gawin, okay. So pag group pass, nagagawin natin yung technique is whipping technique, okay. Up and down, up and down. So, angat lang tayo, angat baba, okay? Babantayin natin yung tinatawag natin keyhole, okay, yung butas. Yung keyhole, yun yung nagpapakita sa atin na tutunaw natin yung kabilang wall ng ating root gap or yung root face, okay? So, hindi masyadong aggressive yung whipping motion mo, dapat bahagya lang, okay? Then, ang electrode mo, dapat hindi naka 90 degree, okay? 15 degree to 25 degree nakatingala ng konti ganun para yung push ng paddle mo pataas kasi ang kalaban mo dito is gravity, so pababa. But the thing is, ang gamit natin is 611 fast bracing rod, okay. So aalalay natin yung paddle natin, yung molten paddle natin. Huwag nyong panunoorin yung tumutulo, yun yung slab, yun yung flux na natunaw. Panunoorin yung nasa dulo na ng rod nyo, yung kulay puti doon, yun yung natutunaw na baka, okay, or na filler metal, okay. So, isa natin, here we go. Tira natin sa root pass, okay? Makikita nyo yan. So far, yan ang palatandaan ng keyhole natin, okay? So, kung sisilipin natin sa kabila, okay? Yan yan. So, make sure na makikita nyo yung keyhole na yan, okay? So, huwag nyo mamadali yan. Ngayon, yung stop natin, ganun pa rin. Kada stop, pipeder nyo pa rin, okay? Ganito yung tsura kapag pinader nyo, okay? So, paninipisin nyo yan. Ito, manipis tong area na to, okay? So, ito.
Ito. Then mamaya kapag nag restart tayo, okay? Dito tayo mag-start ng restart natin. Then aakyat tayo dito, aakyat hanggang sa matunaw natin 'to. Then up and down again. Okay? Hanggang sa matapos natin 'yan. Repeat lang, ganun lang. Okay? So yung likod natin, okay naman, walang umiiyak diyan. Okay, mamaya lilinisin natin 'yan, titingnan natin. So sabi ko nga sa inyo, mas okay yung medyo flat. Flat yung natin, yung flat yung ano natin, yung root pass natin. Importante magkaroon ka ng keyhole, dahil yung keyhole yun yung palatandaan na natutunaw mo yung magkabilang root face, okay, o yung boot walls ng boot gap mo, okay. Mapapansin niyo kung halimbawa dumilit kayo tapos hindi kayo itulak, ibig sabihin malamig. So taasan niyo ng konti yung ampera, okay? So, ayan yung ating
Lupas. So yan yung likod. Okay, hindi pa natin nalilinis yan. Okay. So dito, kagandahan din sa ginawa natin. Okay, kumaninag nyo. Wala tayong masyadong high points. Okay? Yan yung ako, ginagawa ko talaga yan. Iniwasan ko magkaroon ako ng high points. Okay? So yung ganito, natunaw natin yung tack natin dyan kanina. Okay yun. Para blend yung ating pass. Mapipil naman natin na naman. Okay? So lilinisin natin, papakita natin sa inyong likod. Okay? Okay, ito yung likod ng root pass natin. Okay, sa awa ng Diyos, wala tayong undercut. Okay, yung nakikita nyo parang maitim yan sa gilid ng bead, yan yung slag. Hindi natin masyadong malinis kasi wala tayong mapurol na yung ating wire wheel. Okay. So kung ang gamit nyo lang is brush na ganito, medyo mahirap tanggalin yung gulito. So hindi pa natin yan nalalagyan ng hot pass. So pag nalagyan natin ng hot pass yun namaya, okay, bubukol pa yan ng konti. Okay na to, so far so good. Pero kung malalagyan natin ng hot pass yun namaya, medyo uumok pa yan, magaganda pa yung likod nyo. Okay. So lilinisin natin itong harap, then i-hot pass natin. Okay. Okay, yung sa root pass nyo, pag nilinis nyo yan, okay, as much as possible, kailangan mawala yung tinatawag natin wagon track. Ito yung gilid na yan, yun yung wagon track, okay? So, kung medyo may matira man dyan, walang problema, kasi pag hinatpas natin yan, mawawala rin yan, okay, may tutulak yan palabas. Yung mga ipit-ipit dyan, ng mga slat, okay, as much as mainit or maganda yung heat input na ibibigay nyo, okay? May tutulak natin yan. Then, dapat tama lang yung nipis para hindi kayo tumagos dito sa kabila. Okay? Ang importante is mapatakbo natin yung hot pass natin and mapaumbok natin yung likod. Okay? Hi guys, hot pass natin gamit natin is 3.2 2018, galing tayo sa ito yung gamit natin ngayon sa Lincoln Electro, okay, 2018, 3.2, okay, ang amperahin natin is 125 sa hot pass. Ang lamig, atasin natin, kung mainit, pagbabaan natin, okay, so, here we go, hot pass. Tapos natin yung hot pass. Lilinisin natin siya. Then tanggalin natin kung may high point. Tatanggalin natin. Okay. Then palitan natin yung filling cap. Okay.
meron akong yung sa tie-in ko, medyo tough lang siya ng konti, pero okay lang. Napansin ko lang dito sa Lincoln electrode, hindi siya aggressive. Ang type na yan. So, hindi na natin sa 135. Okay. Gusto ko medyo aggressive. Malalamigan ako eh. Medyo okay na yan yung sunog na. Medyo natapang-tapang na. Ang ginagawa ko pag ganito, yung may tie-in, ang tatanggalin nila ng flux yung may tie-in. Kung lumaglag yan, yung problema. Pero as much as possible, huwag niyong tanggalin yung flux dito sa baba hanggat hindi kayo natatapos. Why? Yung slug. Para kung may tendency man na maraming sputter yung welding nyo, hindi makatungan ng beads o yung mga sputter yung beads nyo sa baba. Okay? So, mas magandang nandiyan pa rin yung slug nyan, yung tanggalin nyo lang yung sa tie-in. Okay? Sa tie-in, restart ka sa taas, then bababa ka doon sa pinaka-tie-in, counting circle, then angat. Okay? Natin yung unang feeling natin, okay? So kung may mga high points, may mga high points kasi para hanggang na hindi kayo makakarating dun sa surface, okay? Before yung final, before yung tapping nyo, yung sa pinaka final na feeling nyo, dapat pantay, okay? Bago, para pag nag-cap kayo, pantay din yun. Kasi ang gagawin lang natin dito mamaya, hindi tayo mag... usually sa Tesla, ang vertical is single cap lang. Okay? Pupunay mo lang yan. Pero ang gagawin natin ngayon is 3-bead. Okay? Magkakaroon lang tayo ng issue kasi yung arc natin mag-jump. Magkakaroon tayo natin arc blow hanggang dito sa bit na ano ko. So here we go, side to side ulit. Thank you.
ito yung final final peeling natin. Okay? So nilib pa rin natin yung gilid na yan. So mainit pa. Okay, so nilib natin yung gilid na yan. Hindi natin masyado siyang dinamay dun sa peeling pass natin para mayroon tayong guide mamaya dun sa ating cupping. Okay, so yan yung iwasan nyo rin. So dapat naiwan pa rin yan. So far yung likod natin, umumbok na siya. Okay, yan na yung itsura niya kapag na-pass nyo na. Okay, so pusa siyang umumbok. Magiging ano na siya, accepted na siya base dun sa WPS kung kinakailangan na nasa 3.2 or 2.5. Ang pinaka dapat kasi ang standard na height ng ano mo, ng root pass mo sa likod is 3.2. Okay, so huwag kang tataas doon. Tapos yung lapad naman, ganun din. Kailangan yung mga kain mo lang sa root case mo is nasa 116 lang. Okay, so yun yung ingatan nyo rin, tatandaan nyo rin. Kung hindi naman mga masyadong mahigpit, so accepted yan na. So mamaya, i-evaluate natin yan pag natapos yung cupping. Okay, then linisin natin, then i-discuss natin sa inyo yung paano siya i-evaluate ng inspector, kung ano yung mga mistake, okay, kung ano yung mga welding defect na makikita natin mamaya. Okay, cupping na tayo. Cupping natin na sa mga ano, sa mga 3 spool required is 1 tap, pero gagawin natin is 3 bead cupping. Okay, so start tayo dito sa kaliwa, okay, in our left side. So straight bead lang pataas. Yung isolation natin, yung side to side natin, hindi masyado. We might have only a little circle, okay, yung panghinig nung dulo ng rod mo, yun na yun. Okay, ang maintain lang natin is yung arc length para hindi tayo mamatayan. Okay, then dire-diretso lang tayo pataas. Okay, so make sure lang natin na matatakpan natin to ng tatlong bead. Okay, dapat hindi masyadong maumbok at hindi or hindi masyadong mababa. Okay, perfect.
Okay guys, tapos na natin yung cutting natin. Okay? Hintay lang natin lumamig, then linisin natin, then evaluate natin. Okay? Welcome back. Guys, ngayon evaluate natin yung gawa natin. Okay. Ito yung root pass natin. Okay? So, kung makikita nyo rito sa gilid, na-penetrate naman natin yung ating root gap. Okay? So, wala tayong undercut dito. Okay? Yung height, acceptable. Okay? Yung height ng ating bit, acceptable. So, as much as yung tie-in natin, walang masyadong cut. Okay? So, as much as yung pinaka root piece natin dito is na-penetrate natin, so yung reinforcement natin dito sa likod is acceptable. Okay? So, sa harap naman, okay, sa harap, mayroon akong naging problema. Ito, yung tie-in ko rito, okay? Ito pataas to, pataas pa ganun. So, yung tie-in ko rito, medyo maumbok to ng konti. Okay? So, then may edge ako rito. Pero, depende sa inspector kung acceptable to. Okay? Dahil, kung ang pagbabatayan natin is yung physical yung DT or yung NDT, non-destructive test, okay? Physical inspection lang. Okay? Ito, medyo maging negative tayo dito. And dito, yung parang mayroon tayo ditong trick. Okay? So, i-scan yan. Ngayon, kung dadaanin niya sa scan at makikita na hanggang dito lang yan, accepted yan. And dito, ma-disregard siya. Walang problema to. Kahit maumbok yan ng konti, walang problema yan. Okay? Pwede yung i-grind para magpantay lang dito sa pinaka-cup na to. Okay? So, walang problema yan. As long as wala yang porosity sa loob. Pag in-x-ray yan at walang porosity na sa loob, okay yan. So, yung gilid natin dito, tapos yung lapad nito, acceptable. Okay, pagdating sa taas. So, wala tayong undercut dito. Ito, mga slag lang yan, nalilinis yan. Okay? Ito, yung mga edge na yan. Walang problema. Okay. Kung i-grade natin ito ng 1 to 100, kung ang passing grade natin is 50, could be ito is nasa 75 to 80. Okay? So, acceptable to guys. Passable to. Ngayon, kung sa DT naman dadaanin, destructive test, walang problema kahit pangit yung cupping mo rito. Okay? Ang gagawin dyan is ikakat yan dito. Okay? Ikakat yan dito. Ikat yan dito sa gitna. Ikakat yan dito sa gilid. O tatlo yan. Okay? Kasi, igagrind mo to. Pagkatapos yung ikat, okay, igagrind yan. Matatanggal din ito. Baliwala yung cupping na yan. Kaya hindi yan pinapansin sa DT. Okay, sa destructive test, yung sa bending test. Kasi itong likod mo, igagrind din yan. Okay, flat na flat, malinis na malinis. Tapos, dito, tanggal din yung cupping na yan. So, baliwala yung cupping na yan. Kahit napakaganda pa ng cupping mo dyan, baliwala yan. Ang gagawin dyan is, pag na-cut na yan dito, ganun kalapad, okay, sa dito, dito, i-bend dyan. Ito, cutting yung sa cover face, cover side, then root side, okay, sa root face side. Ang baloktot naman yan dito is pag ganun, okay. And dito naman, ang baloktot yan dito is pag ganun. So, pag hindi yan bumigay, kahit napakapangit ka ng cutting mo yan, sa pag kumuha ka ng ticket, possible, katulad sa Canada, sa ito yung tinatawag na WQT, okay? Isa yun sa magiging pinaka-final acceptance mo, okay? Hindi lang yung physical yung ganda ng cupping mo dito, not only that, pag dinaan yan sa destructive test, kasi yun talaga yung pinaka importante, yung strength, yung tibay ng welding mo, hindi yung ganda ng cupping. O nandun yung mapag-aaralan yun. The more na ma-practice ka, matagal ka na sa industriya, paganda na yung cupping mo, okay, wala, hindi mo na makikita yung dugtungan, maganda na, para parehas na, okay. Pero, yung tibay nung pinag-weldingan, pag binaluktot na yan, pag binend na yan, kahit napaka, mayroon nga dyan, nakakapasa eh, ang pangit-pangit ng cupping, okay, pero kapag dinan sa x-ray, solido yung loob, pag binend test, walang crack, hindi nagka-crack,
So pasado yan. So ito lang, kung physical test ito, parang sa pangit, parang may gulugo dito eh. Pero so far, so good. Accepted to, passable. Then kung dadaanin sa bend test, tanggal naman yan. Gagrind lahat yan, flat yan. Okay. So, ang ginagawa lang natin ngayon is NDT, non-destructive test, o yung physical inspection. So, checking lang na natin yan. Okay siya. Dito. Okay. Hindi naman masyadong halata yung tie-in mo rito. Okay. Wala ka namang undercut. Okay. Hindi, walang undercut yan, mga kaibigan. Wala siyang undercut sa gilid. Okay. Sa gitna, merong mga ano lang, mga creek lang yan. Okay. Test natin sa araw na to, gamit yung test plate natin, butt weld open road in 3D position, okay, gamit yung Lincoln electric na electrode. Ang nangyari sa akin kanina, bakit ako medyo nahirapang pagdating sa cupping, hindi crispy yung ano nito, meron ako rito, okay, 9-hole electrode, 7-18, hindi ko tinest. Kasi first time kong gumamit, ito, sanay na ako rito sa neon electrode. Okay, ito yung pinag-aralan namin, ito yung sanay tayo dito sa Pilipinas, ito yung ginagamit natin, etc. Soda weld, ayoko rin ng soda weld. Diba hindi maganda yung ano nga, yung sulog niya. Yung neon electrode, sanay na ako dyan. 7018, 6013, 6011, 6010, 7024, kabisado ko na yung mga putok niya. Ito kasi, yung isang instructor natin, inalbor ko tong bigay sa kanya ng Lincoln Electric nung nag seminar sila, so binigyan siya ng Lincoln electrode, okay, sa Manila. So sabi ko, subukan ko sir, sabi ko, tingnan ko kung makukuha ko yung ano niyan. So, ang problema kasi mga kaibigan, pag mga low hydrogen electrode, ang problema ko dito, patagal na to sa school, okay, so kailangan itong i-preheat. Okay, kailangan itong i-oven for 300 degrees Celsius or 400 degrees Celsius. Isang oras o kalahating oras o isang oras. Okay? Mainit-init pa to saka mo siya gagamitin. Kailangan nasa oven to. Or tinatawag natin reconditioning. Lahat ng electrode may required na reconditioning period. Meron dyan 30 minutes, papainitan mo 200 degrees, 100 degrees, for 1 hour, for 30 minutes. Kaya nga dapat naka-oven para crispy yung mga na-absorb niyang oxygen sa surrounding siya, mawala dun sa electrode. Kaya para pag sinunog mo siya, totally talagang crispy, walang putol. Kaya napansin ko kanina, medyo napuputol-putol ako. Kahit mayroon na akong arc force, okay, nagkakaroon ng problema yung electrode kanina. So kaya yung sa cutting ko dito, ito pagdating ko dito sa kanina, medyo mataas to ng konti. So I admit na hindi naman ako ganun talaga katulad ng ibang mga veterano pagdating sa structural welding. So that's why every time may chance tayo na makapag-practice na katulad nito, bukas makalom, practice na naman ako yan. Sige, gagawin natin 2G naman, then 4G, okay. Keep practicing kasi wala naman tayo sa industriya eh. Wala, hindi tayo welder araw-araw. So hindi katulad ng mga nagtatrabaho dyan, napakaswerte na araw-araw. Yun at yun ang ginagawa. Paganda ng paganda yung hinang. Nakakabisado nila lahat ng electrode, mga machine. Tayo dito, because we're just doing a vlog and test dun sa mga equipment. So bibihira tayo makakapag-welding na katulad dito. More on fabrication tayo, not required naman yung mga ganyan. Fabrication natin, napaka-limited, napaka-common ang mga ginagamit natin. Electrode 613, napaka-simple gamitin yan. Okay, naroon yung electrode. So, kung gagamit kayo ng katulad nito, make sure na na-preheat nyo or kung maganda yung panahon, painitong araw, kumuha kayo ng lata or gear sheet na katulad nito or yero, lagay nyo din sa labas, lagay nyo yung mga electrode hanggang sa mainit sa mga isang oras na sa nakabilad. Then, ibalik mo sa karton na katulad nito o sa dyaryo para hindi siya mag
absorb ng mga moist ng oxygen. So yun na guys, and hopefully may nakuha kayong idea and how to prepare your welding test plate and how to do your book pass filling cap using 7018 and 6011. Okay, maraming salamat. Doon sa mga hindi pa na nakapag-subscribe dyan, please sub nyo yung channel natin. Visit tayo lagi para lumawak yung pamilya natin. Okay, maraming salamat. Have a nice day. God bless you. A peace.